Bizeyman at Patal Falls. Yan nga pala ang aming pinuntahan, mga idol. Mula dito sa San Miguel Tarlac, papunta na ako ngayon sa 7-Eleven Capas, katabi ng Dominican High School. Doon kasi kami makikita-kita ng aking mga makakasama sa pagpunta sa Subic Zambales. Nandito na ako sa 7-Eleven Capas. Nandito na rin sina Boss Gimo at Sir Dudes. At ito, paalis na kami. Dito naman, malapit sa Susuba Chapel, sa Capas, naghihintay ang isa pa naming makakasama na si Sir Mervin. Morning, sir. Eto, paalis na kami. Papunta naman kami ngayon sa Angeles, Pampanga para doon kumain at magpahinga na rin bago magpatuloy sa pagpadyak papuntang Subic Zambales. Pagkalampas naman namin dito sa tulay ng Abakan, diretso lang kami papunta sa aming kakainan sa Angeles, Pampanga. Dito naman, sa daan na katapat ng Jollibee, sa parteng kanan, doon kami liliko. Pagkalampas naman namin sa tulay na ito, maghahanap kami ng aming kakainan. Dito naman kami huminto para kumain at magpapahinga na rin. Pagkatapos namin kumain at makapagpahinga, eto, paalis na kami at dadaan naman kami sa Porac papuntang Florida Blanca sa Pampanga. Dito may signage na makikita kung saan papunta ang mga daan. Didiretso naman kami papuntang Porac, Pampanga. Pero hihinto muna kami saglit dito sa Caltex Gasoline Station para gumamit ng banyo. Pagkatapos naming makagamit ng banyo, eto, magpapatuloy na kami ulit sa pagpapadyak. Dito, may signage din na makikita kung saan papunta ang mga daan. Kakanan naman kami dito. Dito, hihinto muna kami ni Sir Mervin. Kukuhanan ko kasi siya ng picture. Pagkatapos ko siyang makuhanan ng picture, eto, paalis na kami. Sinundan naman namin ang espaltadong daan hanggang makarating kami sa tulay ng Mangkasyan. Sa pagdaan dito, madadaanan din namin ang Super 2 and Eco-Friendly at ang Mangkasyan Balik Barangay Elementary School. Pagdating naman dito, diretso lang kami hanggang makarating sa Caltex Gasoline Station. Pagkalampas namin sa Caltex Gasoline Station, sa parting kanan, kakaliwa naman kami ng daan. Dito, diretso lang kami hanggang makarating sa Flying V Gasoline Station. Pagkalampas naman dito sa Flying V Gasoline Station, merong makikitang signage kung saan papunta ang mga daan. Diretso naman kami sa daan na ito. Pagdating dito, kakaliwa naman kami ng daan. Tapos, sinundan na lang namin ang daan hanggang makarating kami sa Barangay Planas, sa Porac. Pagdating naman dito, sinundan na lang namin ang espaltadong daan hanggang makarating kami sa Barangay San Nicolas sa Florida Blanca. Nandito na kami sa Barangay San Nicolas sa Florida Blanca. Pagdating naman dito sa Philippine Air Force Basa Airbase, nilampasan na lamang namin ito hanggang meron kaming makitang daan sa kanan, doon kami lumiko.
Pagdating naman dito, dumiretso lang kami hanggang makarating sa Apalit Pabanlag Bridge. Dito, meron dalawang option kung saan maaaring dumaan. Ito yung unang option. Pagkalampas sa Apalit Pabanlag Bridge, dumiretso lang hanggang makarating sa rough road na daan. Pagkatapos, lumiko sa kaliwa. Ito naman yung ikalawang option. Pagkalampas sa Apalit Pabanlag Bridge, diretso lang. Tapos, lumiko sa kaliwa papuntang Barangay Pabanlag. Dito, mag-isa ko na lang. At nauna na sa akin si na Boss Gimo sa pagpunta sa Bizaymont. Bumalik kasi ako sa tulay ng Apalit Pabanlag para dumaan dito sa loob ng Barangay Pabanlag. Diretso lamang ito hanggang makarating sa kulay blue na gate. Pagdating naman dito sa kulay blue na gate, lumiko sa kanan. Tapos sa ika-apat na kanto sa kaliwa, doon lumiko. Pagdating dito, kumanan hanggang makarating sa tulay. Pagkalampas naman sa tulay na ito, lumiko sa ikalawang kanto. Merong makikita tatlong poste ng kuryente doon at bago makarating sa SCTEX, doon lumiko sa kaliwa. Pagdating naman dito, diretso lang. Kinakailangan na lamang tumawid sa ilog at umahon sa daan. Pagdating naman dito, kumanan hanggang makarating sa overpass na SCTEX. Pagkalampas naman sa overpass na SCTEX, kumaliwa dito sa paahon. Tapos, diretso na lang hanggang makarating sa sementadong daan. Pagdating naman dito, kumanan. Sundan na lamang ang daan na paahon hanggang makarating sa Barangay Batsyawan, Subic, Zambales. Sa pagdaan naman dito, hindi maiiwasan dumaan sa mga rough road dahil mayroon pang parte ng daan na hindi pa sementado. Pagdating naman dito, kinakailangan na lamang mag-login at magbayad ng 20 pesos. Ilan pang concern? Sige, salamat po. Nasa 1 kilometro naman mula dito, mararating na ang Bizaymont. Pagdating dito, merong makikitang signage kung saan papunta ang mga daan. Sa kaliwa naman ako dadaan papunta ang Bizaymont. Pag nakita naman ang bakod na ito, ibig sabihin, nasa Bizaymont ka na. Meron din parking dito para sa mga bike. At sa katabing kupo niya, maaaring magsabit ng tarpaulin para sa mga grupo ng bikers. ₱150 per head naman ang aming binayad para sa entrance at sa pinaluto naming pagkain. Para sa iba pang detalye at impormasyon tungkol sa Bizaymont, maaari silang kontakin sa kanilang numero o kaya bisitahin ang kanilang Facebook page na makikita sa screen. Dito ko naman naabutan si Sir Mervin na nagpapahinga at nakikipagkwentuhan. Maaari rin gumamit ng duyan dito habang pinagmamasdan ang ganda ng tanawin.
Marami rin ang makikitang kubo dito na kung saan maaaring pagtambayan habang inihintay ang pinalutong pagkain. Ito naman yung lugar kung saan marami ang nagpapapicture. Ito nga pala ang view niya, mga idol. Nagpa-picture din sila Boss Gimo dito. At pagkatapos ng ilang minuto, dumating na rin ang aming pinalutong pagkain. Kumain na rin kami. Pagkatapos makakain at makapagpahinga, ito, palis na kami sa Bizimon at papunta naman kami ngayon sa Patal Falls. Bumalik naman kami ni Sir Mervin dahil nakalimutan namin bumili ng sticker. Mahuhuli na naman ako sa pagpunta sa Patal Falls dahil nagkaroon ako ng konting problema. Kung sa kaliwa ang daan papuntang Bizimon, dito naman sa kanan ang daan papuntang Patal Falls. Mula sa signage, rough road na ang daan hanggang makarating sa Patal Falls. Pagdating dito, diretso lang hanggang merong makitang signage papuntang Patal Falls. Naligaw naman ako dahil kumaliwa ako ng daan. Pagdating naman dito, may signage na makikita. Isang kilometro na lang nasa Patal Falls na. Pagdating dito, kumanan pababa. Pagdating naman dito, kumaliwa papasok sa gate na ito. Dito, maaari nang iwanan ang bike at magbayad na lamang ng 10 pesos para sa parking fee. Sila nga palang nagbabantay dito. At ito, papunta na ako sa Patal Falls. Bago makapasok sa lugar, merong mga paalala na nakasulat dito. Dito naman sa tindahan na ito, kinakailangan magbayad ng 20 pesos bago makarating sa Patal Falls. Sa pagpapatuloy ng aking paglalakad, meron din ako mga nakasalubong na kagagaling lang ng Patal Falls. Dito sa baba, pwede na mag-enjoy at maligo ang mga bata. Pagkatapos makita kung anong nasa baba, ito, paakyat naman ako papuntang Patal Falls. May ginawa rin silang bakod dito para lalayan ang mga naglalakad papuntang Patal Falls. Dito, maririnig na ang tunog ng Patal Falls at matatanaw na rin. Matapos ang mahabang padyakan at paglalakad, sa wakas nandirito na rin ako sa Patal Falls kung saan naghihintay sa akin sina Boss Gimo habang nakikipag-usap sa mga kabataan na nandirito. Dito, may paalala din na makikita. At narito nga pala ang view ng Patal Falls, mga idol. Sina Boss Gimo at Sir Dudes ay naligo naman ulit at kami ni Sir Mervin ay nanood na lamang.
Bago umalis sa lugar, nagpa-picture muna kami. Ito, pabalik na kami sa lugar kung saan namin iniwan ang aming mga bike. Para sa iba pang detalye o impormasyon tungkol sa Pattle Falls, maaari silang kontakin sa kanilang numero o kaya bisitahin ang kanilang Facebook page na makikita sa screen. Bago kami umalis, ibinigay na ni Sir Mervin ang aming bayad sa parking fee. At sina Boss Gimo at Sir Dudes, ibinigay naman ang kanilang baon na tsokolate at biskwit sa mga batang nandirito. Eto, pauwi na kami. Dito, hihinto muna kami para magpahinga at magmerienda. Pagkatapos, alis na kami papunta naman sa Angeles, Pampanga kung saan kami hihinto para magpahinga at kumain. Doon nga pala kami dumaan kanina papuntang Barangay Batchawan sa Subic, Zambales. Dito naman kami dadaan sa kanan papunta sa overpass ng SCTEX. Pagkalampas sa overpass ng SCTEX, dumiretso lang kami hanggang makarating sa Barangay Bodega sa Florida Blanca. Dito, kakala naman kami papunta sa Angeles, Porac, Florida Blanca, Dinolopihan Road. Pagdating naman dito, kakaliwa kami papunta sa Angeles, Pampanga. Dito nga pala kami lumiko kanina papuntang Apalit Pabanlag Bridge. Dito naman kami liliko sa kanan at maghahanap ng kakainan. Dito nakicharge na rin ako ng aking cellphone. Pagkatapos makakain at makapagpahinga, eto, paalis na kami. Dito, hihinto muna kami para bumili ng burger dahil nagpabili ang misis ni Sir Mervin. Pagkatapos, eto, pauwi na kami. Dito, nagpaalam na kami kay Sir Mervin. Malapit na kasi ang kanyang inuuwian dito. Ito na! Salamat! Yeah! Papunta naman kami ngayon sa Barangay Aranguren. Doon naman kami magpapaalam kay Sir Dudes bago umuwi sa bahay nila Boss Gimo sa Navy Capas. Sa bahay naman nila Boss Gimo ako makikituloy ngayong gabi at kinabukasan na lamang ako uuwi sa aking tinutuloy ang boarding house sa San Miguel Tarlac. Paano mga idol, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits na lang tayo sa susunod na video. Paalam!